Hi guys! Today, may pag-uusapan tayo, syempre, bago mag-umpisa. Inom muna ng tubig. Alam niyo na guys, pag ito pag-uusapan, kailangan marami tayong inom. Yun nga guys, no, syempre ngayong araw na to, medyo makulimnim, medyo maaraw. Sana umulan para may libre tayong car wash. Para malinis na yung kotse ko doon sa baba. No, syempre, huwag natin patagalin. Maraming salamat nga pala sa lahat ng subscribers ko dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Yung mga hindi nang iwan sa akin yan, maraming salamat. Ang mga nang iwan sa akin, okay lang yun. Dire-diretso lang ang buhay. You know what I'm saying? Syempre, ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang reaction video. No, dito tayo sa loob. No, syempre, hindi tayo makagawa ng reaction video hanggat nasa labas tayo, di ba? Maunanan pa tayo doon. No? Syempre, ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang reaction video kay Miss CHERRYL TING! Maraming salamat Miss CHERRYL TING, mabuhay ka! Sana tuloy-tuloy na maabot mo yung 1 million subscribers. You know what I'm saying? Malapit na, 988,000 subscribers. You know what I'm saying? So ngayong araw to, gagawa tayo ng isang reaction video. Siyempre, itong video na to, i-credit pa rin kay Miss CHERRYL TING, no? I-subscribe po natin siya, subscribe po natin ang kanyang channel. Kung may sipan yung i-subscribe ako, i-subscribe nyo na rin ako. Bahala kayo sa buhay nyo, no? Basta ako, stay put lang ako dyan. Kung subscribe nyo ako, subscribe nyo ako. Pag hindi, ayos lang yun. Ano problema doon, di ba? Ganoon lang naman yun, eh. No? So, Miss CHERRYL TING, credit sa inyo lahat to. Itong video na to, hiram lang ako ng video mo, no? Gusto ko lang din may matutunan, no? Sa lahat din na nanonood sa akin, subscribe nyo si Miss CHERRYL TING. So, siyempre, huwag natin patagalin. Nauupo lang ako. Ayun, oh. Para tayong tanga lang, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. Ah. Yan. Paano ba? Yan. Oh. Ito nga guys, no. Ang title nito is ES-KWiRT-ING ano to. Yung parang alam ko ito, parang bumubuga na, yung sa ari ng babae, no. Hanggang natin, start recording tayo no, para nandito tayo dito. And let's do this. Pinaka-crucial dito is kapag ka tama yung ginagawa nyo at sobrang na-stimulate siya at nasasarapan na siya, sasabihin niya sa'yo na tumigil ka dahil kailangan niyang umihi. Yun na yun. So, ibig sabihin, no? Hindi talaga siya pure. No? Hindi talaga siya pure. So, ibig sabihin, ano siya? Tubig. So, ihi. Naiihi siya sa sarap. You know what I'm saying? So, ganun yung ibig sabihin. Na gigets ko na agad. No. Pero pakinggan natin 'to. Hi guys, welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is CHERRYL TING. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button dyan po sa baba. At huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ng YouTube. And for today's video guys, is nakita nyo naman na siguro yung title dyan. This is top 2 requested video sa akin since last month, kaya lang ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin to. So, ano po nga ba ang let's talk about squirting. Try natin, sagutin sa abot ng aking makaka. Ito ay isang female ejaculation. Yun ang tawag ng iba dahil nga nanggagaling ito sa pipay. Maraming scientists ang naniniwala na hindi lahat ng babae ay nakakaranas nito. Ito po ay isang liquid na So ibig sabihin guys, hindi ano, unlike dun sa mga kalalakian, no, na talagang pag lumabas, pare-parehas. You know what I'm saying? Ang pagkakaiba, madami, konti, buo-buo, malap na, mga ganyan. Pero iisa lang yung ano, iisa lang yun, iisa lang itsura. Di ba? Ang pinagkaiba niya, yung texture. No? Sa babae naman, ito, di ba? Merong time na katulad din ng lalaki na parehas type, parehas ng texture, katulad ng... Nagpipiling matalino lang ako ha. Pero hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Yung kumpaga sa babae, parehas ng itsura. You know what I'm saying? Pero meron pang isa. Kumpaga parang, hindi ko na ma-explain eh. Pangyayari ito si Michelle.
TING, malamang sa bladder. May mga scientists na po na nag-propose na ang fluid na ito ay galing sa ihi. Kaya lang hanggang ngayon po ay kinukontest pa rin ito ng mga scientists kung ito ba ay talagang galing sa ihi o may halong tubig na ito o tubig ba ito. Pero isa lang ang kasiguraduhan dyan na ang fluid na yan ay dumadaan sa urethra naming mga babae once nandun kami sa moment ng orgasm. Again, hindi po lahat ng babae ay nakakaranas nito. So only 69% lang po ang nakakaranas nito sa mga babae. 69% guys ha, percent hindi posisyon ha, baka kung ano-ano iniisip nyo. Nakapag-joke po si Ms. Cheryl Ting dito. Unang neto sa mga babae. 69% guys ha, percent hindi posisyon ha, baka kung ano ang iniisip nyo sa 69. Unang tanong, ma'am, di ko alam kung paano sasabihin. But nung di ko tinigilan, lapangin talaga. Yung tipay niya is naihi siya. Bakit po nangyari yun? Okay, kaya nangyari po yun dahil maaring sobrang nasarapan siya doon sa ginagawa mo. Kumbaga parang na-max out mo yung maximum level. Oo, kumbaga parang ano? Kumbaga parang sa ano, yung sa driver, di ba? Na kwarta, na kinta mo. Tapos, yung kinta ng maximum mo, no? Kumbaga, nag 240, 260 yung takbo mo. Sobrang bilis. Sobrang bilis. Kaya, nagbiyahing langit si, ano, si madam, no? Si partner mo, si misis mo, si girlfriend mo, ganun. Kaya, nagbiyahing langit. Kaya, ganun ang naramdaman niya, di ba? Ibig sabihin, satisfied. No? Satisfied. Yung partner mo, pag ganun, no? Pero, sabi nga ni Ms. Cheryl Ting, hindi lahat ng ano babae nakakaranas nito, di ba? 69% lang sa 100%, 69%. So, ibig sabihin, sa 10 babae, 6 yung nakakaranas ng ganito. Which is, hindi ko alam kung ano, mas okay ba yung ganito o masama ba to, you know what I'm saying? Hindi ko alam kung anong epekto nito, you know what I'm saying? Pero feeling ko, na maximize, no? Sabi nga ni Ms. Charity, na maximize niya. O nasabi ko na umabot talaga sa biyaheng langit, no? Kumbaga sa primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. Yung quinta, hindi na pwede yung sexta kasi reverse na yun. Reverse na yun, di ba? Yung quinta, na maximize niya, no? Kumbaga na 240, 260, nag 280, baka nag 350. Baka tumagos na sa ano, sa kabilang dimension ng takbo nung ano, di ba? Yung driver, you know what I'm saying, di ba? Pero feeling ko, mas okay yung ganito, di ba? Talagang makikita mo, mararamdaman mo, kahit siguro na kain-kain lang, eh masasatisfy mo yung partner mo, you know what I'm saying? So, ayos to. Pigilan ito guys ha, kapag ka dumarating, hindi mo ito mapipigilan, bigla ito. Minsan kahit na gusto mong itigil. Oo, oh, ano yun, parang ano yun, parang atomic bomb. wala ka na magagawa, di ba talaga puputok na eh, di ba? Ganun talaga yun, hindi mo mapipigilan. Pag pinigilan mo, siguro mas sasakit yung sigmura mo. Kumbaga parang ang sakit ng puson mo, you know what I'm saying? So kailangan pag lalabas na, ilabas mo na. Di ba? Ganun lang yun. Tigil to, hindi mo magagawa kasi tuloy-tuloy siya. And the more na mas rapid yung ginagawa mo, mas mabilis yung ginagawa mo sa kanya, mas lalo siyang naglalabas ng maraming fluid. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ihi yung lumabas sa kanya dahil hanggang ngayon nga, pinag-aaralan pa rin yan. So ano yun? So ano yan? Tubig? Tawag dito, katas niya na may halong tubig, parang gano'n, you know what I'm saying? So, hindi natin alam yun. So, syempre, hindi naman tayo scientist o doktor o nagsisiyasat ng mga ganyang bagay. Pero feeling ko, no, kung ako sa inyo, kunwari yung partner nyo, yung asawa nyo, o yung girlfriend nyo, eh ganyan nangyayari, mas maganda ay tikman-tikman nyo. No? Tikman-tikman nyo kung anong lasa, kung anong amoy. Kung mapanghe, siguro ihi yun, di ba? Pero hindi naman lahat ng ihi mapanghe. Pero actually, kung mapanghe siya, ihi yun. Kung hindi siya mapanghe, tapos malapnaw siya, siguro tubig yun. Or hindi natin alam, malayan natin, di ba?
Maaring may kasamang ihi, medyo amoy ihi dahil nga dumaan sa urethra kung saan dumadaan ang ihi ng mga babae. So, huwag kang mabahala dahil katulad na sinabi ko kanina, hindi lahat ng babae ay kayang gawin yan. So, you're very lucky dahil experience mo yan. Another yeah, sabi ko na sa inyo, di ba? Lahat ng nakakaranas dito, kumbaga, swerte. Kasi ano eh, kumbaga, in a maximum way, eh talagang bumubuga ka ng ganyan. Na-express mo, kumbaga, na-express ng katawan mo yung mga gantong bagay. You know what I'm saying? Kaya napakaswerte mo. No? Pero sa lahat ng mga hindi nakakaranas ng ganito, okay lang yan. Importante, still na aabot nyo pa rin yung langit. Hindi nga lang ganun maximum. You know what I'm saying? So, siyempre, ano lang yan? Step by step. Palayin nyo, di ba? Question is, ma'am, ang pag-squirt po ba ng babae ay senyales na nasasarapan po siya? Oh yes, oo naman. Of course, nasasarapan siya kasi that's extra. Extra sensation, extra orgasm na naibigay mo dun sa babae. So 100%. Kapag yan ay naglabas nun, ibig sabihin, hindi lang sarap. Sarap na sarap siya. Kaya nangyayari yan. Another question is, kailan at paano po nangyayari na mapaihi siya? Again, hindi po natin pwedeng sabihin na ihi yan. Kailan? Kapag kasarap na sarap na po siya. Kumbaga na max out mo na, tulad ng nasabi ko kanina, yung sarap. Kung paano naman is, well, nasa G-spot po ng babae yan. Alam niyo naman kung saan malolocate yun. 2 inches simula sa opening ng ating pipay, makakapa mo yan nasa upper, makakapa mo medyo magaspang, yung parang almond yung texture niya. Then, pag nakapa mo na yan ang dalawang daliri mo, ilagyan mo ng motion. Paikot-ikutin mo siya doon, up, down, yan, yan, side. Yan, yan, yuturuan ako. Ay, yung G-spot, nasa taas yun actually, no? Ipasok mo yung daliri mo, 1 or 2, you know what I'm saying. So, may makakapa ka doon na parang medyo, hindi ko medyo bilog yun eh, na parang pwede mo siyang laruin, parang gano'n. Mararamdaman mo yun, kapakapay mo lang. You know what I'm saying, di ba? By side, tapos medyo lagyan mo ng konting press. Huwag mo lang masyadong ipopress kasi may mga babaeng ayaw talaga ng may pressure. And make sure na nakarelax yung partner mo at gusto niya yung ginagawa mo. Medyo itap-tap mo, ipress mo, and pull yung dalawang daliri mo against. So kung tama ang ginagawa mo at komportable yung kapartner mo dun sa ginagawa mo, mararamdaman mo yun dahil magre-respond siya sa'yo. Sa pamamagitan ng movement niya at yung mga sound na nagagawa niya. So now, ito yung pinaka-crucial dyan. Dahil tama nga ang ginagawa mo. Wait lang guys. May aeroplanong dumadaan. Crucial na kami ngayon. Dati tricycle lang. Ngayon, aeroplane na yung dumadaan sa paligid namin. Okay? Moving on. So ang pinaka-crucial dito is kapag ka tama yung ginagawa niyo at sobrang na-stimulate siya at nasasarapan na siya, sasabihin niya sa'yo na tumigil ka dahil kailangan niyang umihi. Pag yun na ang sinabi niya, huwag mo siyang papayagan. Meaning, yun guys, no, sa lahat ng mga lalaki dyan, tulad ko, no, kung may mga partner niyo, eh, talagang naiihi na. Paihiin niyo! Dahil joke lang. Kumbaga, ano, kung gusto niyong malaman, kung gusto niyong makita, yung mga gantong mga gantong action, you know what I'm saying, action eh, no? Mga gantong scenario, eh, huwag nyo tigilan. Huwag nyo tigilan, lalo nyo panggigilan para masalo masatisfy yung partner nyo. You know what I'm saying? Diba? Parang ganun yan. You're doing the right thing. So just keep going. You're almost there. And then, bilang ka lang ng 10 segundo hanggang 15 segundo, tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo, diyan na mag-start yung sensation. Mag-start na siya, magkaroon ng big O. Habang nag-big O siya. Big O? Yun ano, yung kumbaga tumitilik na yung mata, yung O niya, hindi na siya normal yung O niya. Parang tumatawag na siya ng mga iba't ibang klaseng mga espiritu, mga gano'n. Parang sinasaniba na siya, nag-exorcism na siya. Di ba? Parang gano'n, di ba? Keep going. Keep going. And lagyan mo ng konting pressure pataas. Make sure guys na wala kayong kuko and malinis yung daliri ninyo. I mean, walang kuko yung maikli.
Wala ko ko eh, madam. Maikli dapat yung kuko nyo para hindi masugatan yung ano, pempem ng partner nyo. Siyempre, matatalas yung kuko nyo. At lagi nyong dinisin, no? Lagi nyong dinisin yung kuko nyo na katulad neto, ang dami kuko ko eh. Mahaba kuko ko. Dapat hindi ganito. Huwag nyo akong gagayahin, ha? Ang inyong kuko. Kasi kapag may kuko, possible na masugatan siya. Dahil nga, you keep going at tama yung ginagawa mo, yun na, mag-start na siya mag-ejaculate. And still, di ka pa rin tumitigil, patuloy mo pa rin ginagawa, dun na, posibleng lumabas yung P na sinasabi ninyo, yung ihe, yung squirt na sinasabi ninyo. Actually, odorless po ito eh. Minsan may konting amoy pero konting-konti lang dahil na dumaan ito sa daanan ng ihi eh. Sabi sa ibang research, pwede daw itong ma-compare sa prostate ng lalaki. Para din daw itong prostate pero sa babae. Na maliit na pouch lang na nasa loob. So be careful sa pag-execute nito kasi kapag ka na-experience nito ng babae or napa-experience nyo sa kanila, I'm pretty sure hahanap-hanapin nila ito. So, pwede po itong mangyari din kahit na wala kayong kapartner, kahit na ginagawa nyo ito during masturbation, ginagawa nyo ito gamit ang inyong mga toys. So, possible din po ito mangyari dahil ito po is stimulation lang. So, ang summary po nito ay ito po ay isang outflow of a liquid other than urine from the vagina's urethra during an orgasm. Hindi po ito pwedeng masabi natin na ihi o tubig, pwedeng diluted. So hanggang ngayon po, again, ini-study pa rin po ito, nire-research pa rin po ito kung ano ba talaga ito at kung ano ba talaga yung pinagmulan nito, saan ito nang galing. Basta ako, isa lang ang masasabi ko dyan, hindi po masakit yan, masyarap yan. And kadalasan, ang nire-release na liquid nito is 2 ounces about. Pwede po itong maging isa sa enhancement ng inyong pagtatalik. Basta open lang ang communication, willing na mag-experiment, and focus on pleasure. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips dito sa pinag-usapan natin at nasagot ko yung iba ninyong katanungan. Kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lang po ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at huwag na rin pong kalimutan i-click ang ating subscribe button sa mga hindi po nakapag-subscribe. Libre po eh. So, yun nga guys. Siyempre, subscribe natin si Madam Cheryl Ting. Siyempre, madami na naman tayong mga natutunan ngayong araw na to. But anyway guys, siyempre, no, the same thing, no, kung ano yung sinasabi ni Miss Cheryl Ting, dapat kung gusto nyo ng ganyan, mag-focus lang kayo, proper communication, dapat pareho yun yung gusto yung ginagawa nyo, you know, what I'm saying. Pero dapat sa mga lalaki dyan, linisin nyo yung kuko nyo, kupitan nyo yung kuko nyo, otherwise, eh, baka makasugat kayo ng pempem na may pempem. You know what I'm saying, di ba? So, yun lang, no? Kumbaga, hindi naman siya masama, hindi naman siya masama sa kalusugan. Sabi niya nga, pag ginawa nyo yun sa girlfriend nyo at nagawa nyo, na-satisfy nyo, na-maximize nyo, na nadala nyo siya sa langit, kumbaga, lagpas langit, no? Maximize nga eh, di ba? Yung ito yung langit, tumagos ka pa sa langit. Tumagos pa kayo sa langit. Humanda ka kasi hanap-hanapin yan ng partner mo. You know what I'm saying? So, yun lang guys. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano pa salamatan. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin tong vlog na to. Kaya bigla na lang mawawala.